She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Galing oh, ayan oh. Ayan, may palaman na tayo. And now we come to the queen and the double winner. Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng another recipe. Gagawa tayo ng peanut butter na gawa sa blender and hopefully mag-success. Pero konti lang gagawin natin kasi baka mag-overheat yung aking blender. So let's start mga kamamsi, gagawa tayo ng ibang version ng peanut butter. Ito ang ating mga ingredients sa ating gagawin na peanut butter. Siyempre ang ating butter cup na margarine at saka asukal na puti, then mani. Itong mani natin ay luto na nung binili ko. Sinangag ito tapos tinanggal yung balat. Ganun ang ginagawa dito. Tapos na ito maluto. Sinangag to na walang mantika. Sinangag lang sa kawali para matanggal yung balat. Tapos ito yung result niya. So let's start mga kamamsi. Lagay muna natin yung mani. 1/2 kilo ito mga kamamsi. Itong mani ko na to. Let's start. Mas mabilis dito mga kamamsi. Dito na lang tayo, pagtsatsagaan natin yung 1/2 kilo na yan dito. Mabilis dito mga kamamsi. Ayan o, nadudurog siya, nagiging peanut butter siya. Igilingin ko muna itong mabuti yung mga mani niya, saka ko lalagyan ng mga mixture. Ayan o, peanut butter na o, ayan o. Ayan o, tingnan nyo, na peanut butter na. Wala pa yung mixture, pero na peanut butter na. So, ilagay, isalin muna natin dito. Mamaya na natin uulitin. Mamaya na natin lalagyan ng mixture niya. Marami kayong gagawin na peanut butter. Better na dun kayo magpagawa sa market. Para hindi masira yung blender nyo. Madali lang siya, basta ito ang gagamitin nyo. So, pagkatapos nyan, ilagay nyo lang dyan. Hindi pa tayo tapos. Kilingin nyo muna ng utay-utay. Mga 1/2 kilo, kayang-kaya pala. Ang galing o. Oh. Ayan o. Oh. Utay-utay lang mga kamamsi, pagtsagaan nyo kung gusto para hindi na kayo lumabas. As long as hindi pang negosyo yung gagamitin nyo, kung pangkain nyo lang. Kung pangkain nyo lang, utay-utayin nyo lang. Ito yung first na giling natin. Ito yung pangalawang giling natin. Hindi ko pa yan nilalagyan ng mixture. So dahan-dahanin nyo lang mga kamamsi kasi nagiging peanut butter siya. Oh. Dahan-dahanin nyo lang, tsagaan nyo lang. Ayan no. Nagiging peanut butter siya. Paunti-unti lang talaga. Ayan oh. Lagay niyo, separate niyo yung nagiling. Pangalawang giling na natin 'yan. Ito yung kasama ng blender ko nung binili ko ito. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Dito niyo gilingin, mas madali. So ayan. Kasi maraming nagtatanong sa akin, pwede po ba sa blender? So, yung sa blender, hindi masyado siyang magiling. Mas maganda sa ganito. Kasi usually, gumagawa ko ng peanut butter dun sa market talaga. Dun ko pinapagiling sa market. E ngayon, hindi tayo makalabas. Tsaga tayo, alangan manghintayin ko pa na mawala yung pandemic bago ko kumain ng peanut butter. Pangalawang giling ko na to. Ito yung pangalawang giling. Tapos, tingnan nyo yung texture niya. Durog na siya. O, peanut butter na talaga. So, utay-utay nyo ng lagay dito. So, pangalawang giling ko na to.
So ang gagawin natin, mimiksa na natin to ng butter at asukar, saka natin gilingin uli. Ganun lang ang technique mga kamamsi para kumain kayo ng peanut butter habang nandito lang tayo sa bahay. Intandaan nyo, yung mani ko ay sinangag muna sa kawali ng walang mantika sa kabinalatan. So 1 cup na asukal yan. So utay-utay natin ang lagay para matikman natin kung matamis ba o hindi. So naglagay lang ako ng 1/2 cup muna. Saka natin muna i-mix ng mano-mano. Pagtsatsagaan natin. Ayan. So ayan, na-mix na natin yung ating asukal. So gagawin naman natin ay hahati-hatiin natin yung ating butter cup. Ito ay 200 grams, di ba? So, hatiin natin yung butter cup. So, magiging 100 grams. So, gaganyanin natin yan. Paliitin natin. Kasi ganyan ang ginagawa sa gilingan. Hati-hati yan. Tapos, saka nilalagay dito. Lagay natin dyan. Ayan. Kunin natin yan lahat. Kasayang yan. Wait lang. Saka natin i-mix. Minimix muna nila yan bago nila inihuhulog dun sa gilingan nila para medyo dumulas yung mani. So, bali ang ginamit natin ay 1 cup na asukal na puti. 1 cup ang nilagay ko na asukal na puti para matamis-tamis siya. Natin i-mix lahat, so pagtsatsagaan nyo. Then dito, tatrabahuhin natin yan hanggang sa pangatlong giling na natin to, di ba? Dalawa kanina, so pangatlo ngayon. Ayan, eto na yung pinaka-final natin. Maganda na yung resulta niya. Talagang pinong-pino na siya. So ilagay na natin yung ating peanut butter. Ayan, ilagay na naman natin yung iba. Diba, oh, ang ganda ng pagkakagiling niya. As in talaga, ang ganda. Ayan, oh. Ayan, ubos na rin yung ating 1/2 kilo. Hindi na natin to gigilingin pa kasi nakita nyo naman durog na lutay pa. Pagtapos nyo ng gilingin, ang gagawin nyo, imimix nyo na lang na ganyan. Para mapagsama-sama, ganyanin nyo lang siya. Tatlong beses nyo siyang gilingin mga kamamsi. Ayan, umiikot pa. So, ganito lang siya mga kamamsi. Ayan. Oh, kung mga pangkain lang, eh, i-blender nyo na lang. Pero kung pang negosyo, ay, doon kayo sa market. So, ang lalagyan natin is RO250 kasi wala akong nilalagyan ng peanut butter. Eh. Ayan. Ayan na yung kasagutan sa mga nagtatanong sa akin kung pwede ba sa blenders. So, ayan. 2 tab lang yung malalagyan. So, ganyanin nyo lang para gumanda yung ibabaw niya. So, eto na mga kamamsi. Meron na tayong palaman na peanut butter. Siguro naman, binigay ko na sa inyo yung pinaka-detail kung paano gumawa ng peanut butter. So, depende sa inyo kung alin ang mas gusto nyo na recipe. Yung recipe ko na may balat na mani o yung walang balat na mani. So, eto na mga kamamsi, napakaganda ng result. Kaya lang kung blender ang gagamitin ninyo, yun ay pangkain nyo lamang, hindi pwede pang negosyo. Pero kung bibili kayo ng mga high-speed na blender, eh, siguro na ay pwede. Ito yung meron sa tindahan ko, kaya eto na lang. Ayan, may palaman na tayo. Kainan na. Tap. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates. Shout out to Bib Quinto and Lola Bilad. Please help them.